ice yung lamang na nahawakan nila. And ito yung mga panggulat eh, no? Marami pang mga heroes na hindi inilalabas dito ang Euphoria. Ako ah, nag-wonder ako kung makakalusot ba yung mga bands dito ng Blacklist International. I think the Ling and the Fanny ata paulit-ulit binaban ng Blacklist. Eh, kung makakalusot, no wonder nakunin ito ng Euphoria. Pwedeng-pwede. Doon nakilala si Vinogo talaga, amateur pa lang, mga assassins niya. So, pwedeng yun din yung maging route ng Blacklist. Since naging effective naman yung banning nila kanina, hindi na kailangan palitan. I'm really curious for Euphoria kung sila yung mag-change ng banning kasi natalo sila sa game 2. Pero nag-work tong banning nila nung game 1. Pero pwede kasi na-figure out na ng Blacklist eh. Kumbaga sila, na-decode na rin nila kung ano yung pwedeng maging ibang type of lineup against those bands na ginagawa ng Euphoria. Again, Mathilda, will this be an Estes? Pwedeng Estes Akay ulit. Kung mag-Estes Akay to, ganun pa rin yung naging banning ng Euphoria. Walang pinagbago. Let's see. Nagiging tricky itong game number 3. Ngayon, same bands para sa Blacklist. Same pattern para dito sa Euphoria. Kung tatanggalin nila ang isang Estes, matik same pattern ito. And utilities, usually, no, ang talagang pinapriority against Blacklist and the National. Kasi yan, ang isa sa mga masasabi natin na heroes or possession na sobrang na-master na ng Blacklist eh. Yung sama-sama jutsu play and at the same time yung prioritization kay Wise. Ngayon kasi hindi na kay Wise nakatutok eh. Marami ka nang pwedeng tingnan. Andiyan si Oheb, andiyan si Haji, andiyan si Edward. Sobrang laking contribution ang ibinibigay ng tatlong players na yan. And yun, respeto. Actually, hindi mo rin naman talaga matatanggal sa Euphoria kasi King and Queen, kailangan nyo itong i-decode, men. Kailangan. Pero kung mapapansin mo, Burrito, yung savior ni Ryujin God, hindi na nila binigay. Kahit na natalo ng Blacklist International, yung Euphoria doon sa game number 2 na yon, nire-respeto nila yung lakas ni Ryujin God when it comes to the savior. Ano kaya yung una nilang pick na kukunin? This Valentina pick, magiging maganda to para sa Blacklist International. Matitweak ng bahagya ang mga magiging heroes dito na mapupunta sa Euphoria Esports. Ayaw nilang kumuha ng mga heavily impacting na ultimates. And very tricky to ha, kasi again, hindi naman din na nagre-rely ang Euphoria for the past 2 games na nakita natin. And more on physics ang talagang pinofocus dito ng Euphoria. Pero maganda pa rin daw para sa side ng Blacklist. And if ever, si Haji, malamang sa malamang, ang gagamit nito now. Pwedeng kumuha ng utilities dito ang Euphoria or even their side lane. And look at that, Esmeralda. Pwede na lang kunin ito at agawan na naman sa isang Julian para dito sa side ng Euphoria. Eto na, kailangan ng sagot ng Blacklist. Magiging mahirap ito. Game number 1 again. Hawak ng Euphoria itong Julian. Nakuha nila yung laban. Game number 2, Blacklist International, may hawak ng Julian. Nakuha nila yung laban. Ito ba? Julian wins games na ba talaga? Pwede. Kung manalo ang Euphoria dito, pwede nating masabing ganun, na may advantage talaga yung Julian. Kasi, yun yung mga naging ano eh, yun yung mga factors na naging iba for both teams, tapos yun yung nag-give sa kanila ng win eh. Pero now, uy, lulita nga ba ulit ni Oh My Venus to? Since nung nakuha nila tong Valentina, parang nahirapan silang pagganahin kanina, but this one, Tams ata na ilalagay nila sa XP lane if ever man na hindi to jungler. Ano kaya ang third pick na kukunin dito ng Euphoria? Hero ni Ryujin God, doon ako naku-curious eh. Without the Sicilio, without the savior, ano kaya ang kukunin niya? Will this be a Sicilian? Farsa? Tingin ko, type of player to si Ryujin God na parang ma-range eh, no? Lumalayo. Aha. Malamang. Pero may pag-agaw na gagawin. Ang Euphoria rito, kinuha nila itong Beatrix. Game number 2, ipinakita ni Oheb na pinatunayan niya rito kung bakit siya binansag ang The Filipino Sniper.
And this time, magandang pag-counter. Tinanggal nila itong 1-1. Mahirap nga naman talagang kalaban itong 1-1 na to. And kung meron kang heroes na kaya mag-soak up ng damage, kunyari itong isang Esmeralda, eh mas mabilis makastack itong 1-1 na to. So for sure, nag-iisip na rin ng Blacklist ano ba ang mga kulang na puzzle piece dito sa Euphoria. Definitely, yun nga, tinarget na nila dito yung heroes ni Oheb. Since kinuha nila yung favorite niyang Beatrix, binan pa yung 1-1, malamang sa malamang gold laner ban na naman yung last na kukunin nila. Or even a jungler pick ni Wise, pwede lang i-deny dito. If not, yung thumbs yung gagamitin, di ba? Pero yung si Lina ban naman ng Blacklist, mukhang si Ryujin God pa rin ang tina-target. Again, a long range na mid laner na talagang kayang kumuha ng crowd control. Again, ban for Euphoria. That will be the flood. Counter pa rin kay Oheb. So as of this moment, wala pa rin siya. Pwede siyang mag-i-resell. Pwede natin makita mag-i-resell si Oheb, yeah. Diba? Parang something new yun for us. I-retail Clint or Brody. Pwedeng mapunta dito kay Oheb. Pero sa ngayon, pwede silang magtanggal uli ng hero ni Ryujin God. Alam mo, lusot pa rin eh. Lusot pa rin dito yung isang Masha. Pero parang, parang ginagawa dito ng Blacklist, binibait nila uli yung Masha ni Yoshino. Yun na nga eh. Pwedeng kunin ulit yun eh. Yun nga yung naging magandang performance talaga kanina eh. Pwede nilang kunin yung Masha as their roamer since wala pa nga napipick. Pero mukhang bago to ha. Ilalak kaya tong Alpha. Oy. Pag nilak to parang mayayalik tayong lahat eh. Feeling ko mayayalik lahat pag nilak kong Alpha eh. Pero I doubt na kumuha ng Alpha rito. No? Kung magsusokob ng damage, medyo bitin. Pero kung itong hero na to eh hindi ko alam kung kukunin nila to. Pero kung pwede ha. Ah, yan. Hindi. Si ano? Ryujin God. Ryujin God. Okay, late game ang meron na sila ditong late game. Pero mukhang ilalabas ata ni Wise ang kanyang jungler back siya na sobrang bilis kumuha ng jungle kanina. Bruno Oheb. Ooh, long range din. Tapos bumabanda-banda yung bola. Critical hits from this hero. No joke din yan. Pagkalaban mo late game, sobrang sakit. Tingnan natin kung ilalock nga ba to ng Blacklist International. Pwedeng lang gamitin to. Meron din silang setup na mapoprovide ni Oh My Venus. So, hindi na problema para sa isang Bruno na tumarget ng hits. Kasi may crowd control naman sila eh. Meron naman sila panghuli. So, yeah. Ang back siya and a Bruno nga. So, 5 unlocked in na ang hero picks ng Blacklist International. Last pick. Ano kaya ang kanilang kukunin for their roamer? Will this be a Masha? Parang pwede. Pwede Masha eh. Pwede. Uy. Pwede. O teka. Grok, inaamba dito ng Euphoria and the show. Okay, sige. Babalik sila sa isang Masha. Pero kung titignan mo ha, kulang na sila dito sa control, if ever, or stun. Para dito sa mga heroes na meron ng Blacklist International. And there you go, Masha pick para sa Euphoria. May mga pagbabago in terms of lineup, magkabilang panig, pero same type of composition para dito sa Euphoria. May range hero sila for the mage. Andyan uli yung Masha and yung Julian na napakalaki ng impact na ginawa for game number 1. This is an exciting matchup, guys. Woo! Kung mabilis ang naging jungling pattern ng isang Julian kanina sa game 1, it's because hindi nakaback siya si Wise noon. Nakita naman natin yung back siya ni Wise against Afani. Na alam niya kung paano gamitin ito para counter yung kalaban. So now, nakikita natin kung ano ba mangyayari dito sa game number 3. Ito na ang last game dito sa serye na to. At kung sino ang manalo ay magpo-proceed sa ating grand finals na kung saan yun na ang magiging part
ng combine natin. Part of the two teams na pupunta sa combine para tingnan kung sino nga ba talaga ang makakarapat dapat na maging representatives ng ating bansa. Mm-hmm. Filipino pride. The fact na ikaw yung team na may potensyal na magrepresenta ng Pilipinas, napakalaki na nun. Pero ngayon, maagang engagement. Oh my V, pinaparamdam na yung kanyang presensya. And this time, medyo kalat-galat actually ha, kung papansinin mo yung mga nagiging bakbakan dito. Edward, pinipilit agawin yung jungle farm doon ni Venogo. May slight delay, pero grabe, tingnan mo naman yung pambuburusko ni Madam. Dinelay ni Yoshinu si Wise, pero sumuko siya eh. Alam niyang hindi niya kaya eh. Habang si Omay Venus naman, si Madam Lowstreak, hindi niya binitawan yung lagi lang siya nandyan sa gilid ni Venogo. Ayan o, lagi niyang dinidikitan and dinedelay niya. Baka nga mapatay niya pa to if sumali si Haji. So mapuforce ata yung retribution dito. Flicker! Pasok! Pero mukhang mabubuhay pa. Bumalik yung buhay. Kamuntik-muntik ni Venogo. Grabe yung mga flashy plays na ginagawa nila. Kiel here, Oheb. Pinapalagan si Shizu. Kamisadong-kamisado niya yung Beatrix. So alam niya kung paano niya ito mamamain sa laning phase pa lang. 13 seconds remaining bago mag-spawn ng Turtle. Mukhang mas may advantage dito ang Blacklist International. Since andun lang din si Edward, pwede bumisita. Ngayon, Blacklist. Eh, plano na nilang pumesto doon sa Turtle. Pero nakaabang din naman dyan si Heads. Hindi rin talaga sila magpapatalo pagdating sa objective takings. Balik sila sa kanika-nila mga lane. And actually, mag-uuna pa nga ang Euphoria dito na ikahit papunta or i-pull papunta sa kanilang lane itong Turtle. Ngayon, Venogo agawan. And yung back piece mailalatag. Si Wais ang nakakuha noon. Yoshino tumatakbo na. Wala na siyang huling buhay rito. Tumama yung Luminum Blast. Dalawa ang nakahuli in First Blood. Blacklist International. Set up coming in from Oh My Venus. Nakuha ni Wise yung Turtle habang si Venogo naman dito one level behind. Nung nagsastart sila ng Turtle, level 3 pa lang siya. Konti pa bago mag level 4. Kaya masyado ata silang napaaga dun sa pag-start na yon. At parang naging way pa yon for Blacklist to turn things around. Since ang ginawa nila, parang after bawasan ng Euphoria, tinuloy na lang nila. Tapos nag-set up na doon si Omay Venus. Tapos sila na yung nakakuha ng panalo doon sa mismong laban na yon. Pero mukhang makaagawan pa. Kamali ata. Another Dominion Blast! Sobrang bilis lang! Buksan siya doon sa mismong kanto ng ihahampas dito ni Omay V. And jungler down for Euphoria 3-0 in our 3-minute mark. Definitely, Blacklist International is leading. This is the classic Wise jungler. Ito na yung nagiging meta eh. Matagal na panahon na niyang ginagamit itong backshot na to. Napaluod natin laban nila kanina against AP Esports Hybrid. Inuulit niya eh yung mga nasimulan niya for that game. Euphoria Esports ngayon struggling na makakuha ng even yung kanilang sariling farm kasi tumatawid na nga si Wais dun eh, no? Oo. Alam niya na eh kung saan yung pwede niyang maging daanan para nga mas mapabilis yung kanyang ikot. And lagi naman siyang nasasamahan dito ng kanyang mga teammates. Haji here doing a great job of poking enemies dito mula sa side ng Euphoria. And si Yoshino ngayon inaalagaan lang yung kanyang gold laner, which is a great thing to do kung may Beatrix ka na gold laner, which is si Shizu. Kaso nga lang si Yoshino ngayon, kung tatamaan, pwede siyang bigyan, but anong minun blast? Mukhang bibitawan lang. Hindi nila itutuloy, walang follow-up damage, but Turtle, yun na ang naiskunin ng Blacklist. Mukhang wala ng contest na magaganap mula sa side ng Euphoria. Bumalik na ang Blacklist sa kanilang form na sila ang nagsiset ng tempo at sila ang nagko-control sa early game. May gulat factor for that game number 1. Game number 2, umangat ang Blacklist, pero ngayon, ito na yung classic Blacklist. Panggugulo. With that back siya, inagawan naman ng resources dito ang Euphoria. May delay ng nararanasan ito si Venogo with 0-2 and 0 sa kanyang KDA. Pupunta sila sa baba. Ang target nila ay si Shizu. Madam Lustrick.
tumatama na naman yung kanyang mga charge. Well, ito naman talaga yung i-expect natin para sa isang Lolita. Pero ngayon, nag-aabang yung dalawang members at nalusaw! Itong si Oheb. Wow! Hindi niya in-expect yung damage na kayang i-deal doon ng Euphoria at hindi umabot on time din eh, si Oh My Vino. So, Euphoria ngayon, as long as magawa nila yun ng paulit-ulit na babigyan nila ng kill sa 3 sources si Shizu, pwedeng-pwede talaga na mabaliktad nila yung mga ganong klase ng teamfight since merong damage na ibubuga itong isang Beatrix. Si Haji dito, kung pwede silang bumalag, aabutan natin si Yoshino pero tatakbo lang na napakabilis with the help of that sprint. Wala na siyang pangtakbo mamaya pa. Pero si Edward dito nakakaramdam mula sa damage na binibigay ni Hens. Medyo delikado lang ngayon si Binogo dahil nga naaagawan siya. Baka nakakalimutan niya na ang kalaban niya ay ang King of the Jungle. Na lagi talagang nakaka-find ng way upang makaagaw. Edward is in danger pero magagawa niya pang i-sustain. Makakuha nga siya ng kill at mukhang mababalikan niya. Pero si Hens stable na lang yung buhay at nakasurvive pa. But now Shizu, mukhang ito yung trade na gagawin nila. Bigla na lang kinaltukan ni Madam itong isa sa baba habang makakapush ata itong si Oheb. Free lane para ngayon sa kanilang bottom, then trade lang ang mangyayari if ever man natuloy sana ni Euphoria. Nakuha nga nila si Edward, nakabasag nga sa top lane, pero second turret ang na-penetrate ng Blacklist International sa bottom lane. Ganon sila katiwala sa composition ng lineup na meron sila. Even dun sa second turret ay tumatawid na sila. Now yung knock-up and yung Luminum Blast tumama sa tatlo. Papasok na mga members of the Blacklist International. Ngayon takbo Ryujin Gade mamama alam sino ang kanilang isusunod. Merong enhanced sword na ibibitaw si Binogro para lang makataka. May space na na-create. Nagka-cut na sila ng minions dito sa gitna. For sure ready na ang Blacklist. Wala si Binogo yung jungler nila. Ngayon babanggain din si Yoshino. Nandun yung sniper pero nakasalag si Mom Shoes dito mga kaibigan. Bagsak yung Tori dito na conceal play. Excellent teamfight pa. Pero sabi ng Euphoria, wait lang. Aatras lang kami saglit. Kaya lang gigil na gigil pa rin yung Blacklist. Gusto nilang ituloy ito. Wala silang mga minions. Inagawan lang nila ng purple buff itong Euphoria. Kailangan na kailangan maging aggressive dito ng Blacklist at tapusin kaagad yung game nang mabilis. Since merong sisilyon yung kabila, kayang-kaya talaga nito mamaya mag-clear lang na mag-clear ng minions at mahirapan silang i-ento. But if Blacklist finds a way na makakuha agad ng early push doon sa inhibitor turret, papenetrate na nila yung base, pwede na hindi na magamit or maging online talaga si Ryujin God dito when it comes to this season. Kasi yung master ni Ryujin God dito sa kanyang skill shots kanina sa Savior, maa-apply niya rin dito sa isang Sicilian eh. Yung bitawan ng skills, yung tutok niya, laging on point. So kailangan nila dito mag-ingat kay Ryujin God even though na leading sila. Blacklist, hindi sila pwedeng gumawa ng mga errors dito basta-basta na pwedeng i-capitalize ng Euphoria kasi alam ng Euphoria yung ginagawa nila na kailangan lang talaga nila mag-hold dito up until the very last minute na maging late game muna at meron na silang items. Ang idea kasi ng Euphoria dito, meron silang andyan si Ryujin God with that Sicilian. So insurance pagdating sa late game, meron na sila eh. So ang kailangan na lang nila dito eh ma-prolong, mapatagal yung laban and dumating sa punto na hindi na masabayan o hindi na mapigilan mga bad piece and bad impact dito ni Ryujin God. Pero hindi kasi ganun eh yung niluluto ng Blacklist. Early to mid game domination ang kanilang target. Malayo yung jungler ng Euphoria. I doubt na makakontest sila dito and this Lord, malaking tulong to sa Blacklist para ma-maintain yung kanilang lead. Ano ang gagawin ng Euphoria rito ngayon? Kailangan na kailangan nilang mag-hold ulit. Wala naman naging casualties on their side. So hindi malabo na kayanin pa rin naman. Hindi pa naman to yung Luminous Lord na hampa sa Lord. Pero pwede kasi mag-force agad ng clash katulad na lang nito, burrito. Mukhang itutuloy nila. Kaso nga lang, se-setup ata. Hindi naaabot yung mismong kanto. Iyampas. Kaso nga lang yung sniper ni Shizu ay kokonekta. So wala yung possible setup ng isang Lolita. Tingnan natin sa ating instant replay kung ano yung ginawa niya na kuko. Wow. Shizu, with that sniper shot, sumakto talaga.
Ayun, basag. Yung Torres sa gitna, may falling star man na rin si Heads dito. Pero nadamba na pompiang espesyal mula dito kay Yoshino. Tatapos siya ng segmentator. Hindi na nga siya makakatakas doon. Heads dito, pinugutan literal ng ulo ng mga miyembro ng Blacklist. Same with Vinogo. Two members are down. Ito pa yung mga crucial heroes na pang-clear nila ng minions. Ngayon, Euphoria Esports kumakapit sa kanilang base. Ito na yung Lord. Medyo lumalalim si Wais at itutuloy na nga nila ito. Makiklip nila lang maganda yung Lord. Walang mababasag na to sa kanilang panic. Pero si Oheb, tigang pa nga nandun yung Numinum Blast. Walang tinamaan pero tinamaan ng lintik itong si Yoshinu. Dahil sa Numinum Blast na yun, Burrito, napilitan si Yoshinu na bumaba at hindi umangat dahil nga tatamaan siya. So yung nangyari doon, inapatras lang din at binigay kay Oheb yung kill. But now, medyo delikado na ang sitwasyon ng Euphoria kasi pwede mabasag yung kanilang inhibitor turret sa may bandang mid lane. Even the top lane and bottom lane is in danger. So ngayon, at this point, pwedeng-pwede yung Blacklist pag-force ng mga clash kasi pag nakakuha sila ng konting kills man lang doon, eh pwede na silang mag-force doon sa mismong base. But for Euphoria, kailangan nilang dumipensa. Hindi sila pwede maging reckless dito na pumalag lang na pumalag kasi if padisgrasya sila, pwedeng matapos ng Blacklist International yung laban na to. Merong-merong nasa likod. Uy! Nadamba, andun yung thunderclap. Ngayon, critical si Kiel. Oheb is down. I repeat, Oheb is down. Ngayon, Edward naman ang mamamaalam. Two members ng Blacklist International pero basag yung Torres sa gitna. Maganda pa rin kahit papano, hindi pa naman ganun kalaki yung death timers at kataas. Para sa Blacklist, pwede pa silang mag-reset dito and antayin na mabuhay yung mga members nila patungo doon sa next na Lord. Actually, sila lang nga ang pumipesto rito habang nag-clear muna at tinutulak ng Euphoria yung kanilang mga lanes. Hindi nila basta-basta binibitawan. Gusto pa rin nilang kumontes dito kahit sobrang aga pa na ito yung kauna-unahang Luminous Lord na pwede lang i-contest. Yoshinu, sobrang aga sa kanyang positioning dyan na anytime pwede niyang bitawan talaga na kumalmot siya ng bahagya tapos follow up nalang ng damage yung kanyang mga kasama. Pero si Wais may kita ata dito ni Binogo. Papalagad niya ba nila? Pwede lang bigyan. Masasandwich ata si Wais dito. Wala siyang kasama na isa. Pero hahabol lang kung seal na dito yung kabila. Blacklist International. Babawi nga ba? Mapapatumba si Ryujin. Tapos si Shizu. Mapapatakbo na rin. Ito ang ganin ng api sa amin ng Blacklist. Hindi niyo pwede bigyan si Wais na walang kapalit. And there's a kill for Kiel. Mukhang mapapatakbo na ang Euphoria kahit sila ang unang nakakuha. Isa palit sa tatlo. Ang laki nang nawala dito sa Euphoria. Ngayon, dalawa lang ang natitira. Hindi ganun kataas yung death timers. Pero pwede nilang gamitin to para mag-burn yung time. Ngayon, may knock-up. Let's see. Pinupupog ng apat na members dito na Blacklist International. Edward! Tower locking na nga! Game number 3! Blacklist International! Victory!